No. Bahay. Ay, kapag homesick, buhay nga naman sa abroad. Akala nila, porque nasa abroad eh, ganda na ang buhay. Hindi nila alam. Ang Saudi ang tinatawag na kulungan na walang rehas. Malaya ka nga. Para ka namang nakakulong. Walang ibang ginawa. Trabaho. Kain, tulog. Trabaho. Kala lang nasa Pilipinas, masarap. Ito nga pala ang selda ko. Selda. 89. Ayos, diba? Nasa nga pala. 15 days na akong nakalib. 15 days na rin akong nakahiga. Yun ang sentensya dito eh. Sobrang lamig, biglang iinit. Ay, homesick versus real. Mga kasama ko. Yung isa, sarap buhay. Binata. Ito, sabi nila, binata. Yung iba, sarap ang tulog. Pinamita ko yun. Ah, yung iba, yun o. Itong aming malaking kulungan. Kanya-kanyang selda. Kanya-kanyang trip. Pag gumalaw ang higaan, malapot ang ibig sabihin. Kala nyo, porque abroad, masarap ang pagkain? Hindi. Tingnan nyo. Sinabawang sabaw lang yan. Sinigang na sabaw. Sibuyas at kamatis. Basta may makain, pwede. Pilipinas, sarap ng pagkain. Samantalang kami, hindi na namin alam kung anong namin kakainin. Sigarilyo, Winston. Walang Marlboro, made in Philippines. Isang kaha, ginto. Isang stick, tanso. Ay, nako. Laptop mo. Laptop? Ang laptop na to, galing sa katas ng utang. Kala nila, porque may laptop, may pera na. Wala pa. May bisita nga pala. Si Arabo. Sa kabilang selda yan. Kasamahan namin. Ito, sarap na buhay dito sa Saudi nito eh. Yan, bud. Video, i-upload ko sa YouTube para malaman nila yung buhay natin sa Saudi. Homesick versus real.